Hello po, magandang araw. At muli na naman tayo nagbabalik. Siya nga pala guys, ito na yung part 2 ng ating polo long sleeve na pangbata. At nung nakaraan ay gumawa tayo ng pattern, itong pattern na ito. So ngayon ay ito ay ating ikakat, tapos i-assemble po natin. So samahan nyo guys sa ating gagawin. So kung ano ang laki ng inyong pattern na ginawa, yun na rin yung ating fabric. So ibakat lang po natin yung ating mga pattern na ginawa. So yan ang back at ito naman yung ating front. So inuulit ko kung anong laki ng ating pattern, yun din ang ating fabric. Eh, dahil meron na pong mga allowance yan lahat sa gilid, maging sa kanyang shoulder, sa kanyang laylayan, meron na po yan. So cut lang natin lahat, ito yung ating front. Yan din, sunod natin yung ating sleeve. Yan, nakadubli po yung ating sleeve. Ganyan. Yan, at lagyan natin ng uka yung sa harap. Yan. Yan. At yung dito sa gitna, lagyan natin ng nuts. Yan, dito naman sa gitna, gupitan natin para sa kanyang slit. So, ito naman yung para sa kanyang cups. So, ang lapad ng cups niya ay 1.5 lang po ang lapad. So, nagka-cut po ako dyan ng 4 inches po ang lapad. Kasama na po dyan yung kanyang half inch na allowance. Yan, 4 inches po ang lapad niyan. Dalawa po yung kailangan natin. Yan. Basta yung finish niyan ay 1.5 lang po ang lapad ng ating cups. Okay. At sunod natin yung kanyang bangkito sa kanyang collar. Yan. Ganyan lang muna yung aking cut. Mamaya na tayo ayusin yan pagka meron na po tayong pilon. Yan, yan po yung para sa kanyang bangkito. Yan, yan naman yung para sa kanyang pangtaas yung sa ipapatong sa bangkito. Yan, at asimbulin na natin. Tara! Okay, at ito yung ating kinat kanina, ito yung bangkito, collar. Ito yung ating para sa ating cups. Ito naman yung para sa kanyang slit, sa ating sleeve. Yan. Ito yung ating sleeve. Ito yung ating back. Ito yung ating front. So, unahin po natin ang paggawa sa front. Unahin natin yung lip side. Yan, ito po yung wrong side. Yan, ito yung right side. Ito po ay kaliwa. So, pag naggawa po tayo dito ay pabaliktad po. Ganyan, double fold. Yan, 1 inch lang po yan. Kaya double, 2 inches po yung ating ginawang allowance dyan. So, 1/4 po ang tahi po dyan. Hindi po yan 1/16. So, yung iba naman dyan ay 1/16 ang kanilang ginagawa. Pero sa akin ay 1/4 po. So, depende na po sa yan sa inyo guys. Yan, 1/4. So, sa kabila, ganun din ang ating gagawin. Ganyan. Cut lang po natin ito sa ibabaw. Yan. At isunod naman natin yung kanyang kanan. Yun. Kung sa kabila ay nakaibabaw po yung fold, dito naman po sa kanyang kanan ay nakailalim po ang kanyang fold. Yan, ganyan. So, 1 inch pa rin, double fold. Yan, pag nagtahi po kayo dyan ay sa center po ang inyong tahi, huwag po sa side. Yan, at ito na yung ating back. Hindi na po ako naggawa dyan ng para sa kanyang back yoke dahil pang bata lang naman po yan.
So connect na natin. Ang allowance po dyan ay 1 port lang po ang inyong tahi. Yan, at i-overlock po natin yan. Okay, at bago overlock ay gawin muna natin itong ating sleeve. Okay, at ito yung paraan ng paggawa ng slit nito, kasi ito ay pambata lang naman, hindi po ito masilan. So yung tuldok na aking ginawa ay dyan po dadaan yung ating tahi. Yan, dyan dadaan. Yan, tapos gupitan po natin yung gitna niyan. Yan, nuts lang po natin. Yung ano lang po, yung body, huwag na po yung ating ano, pangtapal. Yan, ganyan po. Tapos tap po natin ng 116. Yan, i-double fold lang po natin yan. Ganyan. So, iba-iba po ang paraan ng paggawa ng slit ng ating mga sleeve. Ano? Meron pong katulad ng slit ng pangbarong. Yun. Meron din pong ibang paraan. At ito naman po yung aking paraan sa pangbata lang po ay ganito po yung aking ginagawa. Hindi na po ako nagagawa ng katulad ng pangbarong na placket. So, hindi naman po masilan dahil bata lang naman po ito. Pero maganda rin naman ang kalalabasan ng ating placket na ito. Yan, ganyan lang po siya. Yan, di ba maganda naman? So, tap lang po natin to ng 1/2. Yan, para lang hindi po gumalaw yung ating placket. Yan, ganyan po siya. Yan, di ba? Kita niyo naman maganda naman yung ating placket. So dito naman ay tupi lang tayo dito ng isa lang. Ganyan. Yan, tapos dugtong na natin. So yung kabilang sleeve nito ay hindi ko na po ipapakita sa inyo kasi same procedure lang naman po ang paggawa niyan. So ito ay overlock ko na yung kanyang shoulder at kakabit na natin yung ginawa nating sleeve. Yan, at mula dyan sa gitna, sa dugtungan, ay akit lang po kayo dyan ng mga 1/2 lang po. Yan, 1/2 lang. Guhitan natin yung 1/2. Yan, tapos yung center ng ating sleeve ay itatapat po natin dyan. Yan, dyan sa ginuhit natin. So, iba-iba din po ang paraan ng pagkabit ng sleeve. So, ako, pag nagkabit ako, ay nagsisimula po ako sa gitna. At pagka ang inyong sleeve ay nasa ibabaw at ang body ay nasa ilalim, huwag nyo pong hihilain yung ang sleeve. Ang hilain nyo po yung body sa ilalim para hindi po yan kumulubot yung ating body. Pangit po yan pagka yan ay kumulubot. So hilain ang body, pabayaan lang yung sleeve. So pagbaliktad naman, pagsimula natin dito sa center na naman ay ang body ay nasa ibabaw na naman at ang sleeve ay nasa ilalim. So, alala lang, huwag na po kayo maghihila dyan. Huwag nyong hilain yung sleeve, huwag nyong hilain yung body. Alalay lang po. Yun, yung ibang paraan ng pagkabit ng sleeve ay lagi po silang nasa ilalim ang sleeve, nasa ibabaw ang body. So, inuulit ko po, iba-iba po ang paraan yan. At ito po yung aking paraan. Yan, 1/2 lang po yung ating nilagay na allowance dyan sa ating pagkain. So sa kabila ay ganun din natin gawin, din na natin ipapakita sa inyo ha, para hindi po tayo magdagal. Yan, tapos na natin yung dalawa. So ang ginagawa dyan ay ino-overlock muna yung armhole. Pero kung paisa-isa lang naman ang inyong ginagawa, ay wag nyo na pong i-overlock yan, mamaya nyo na i-overlock yan pagka napagdugtong na natin yung side. Para isang tayuan na lang,
Kasi mahirap naman kung paisa-isa lang tapos tatayo kayo tapos babalik na naman dyan sa makina. Yan, i-connect muna natin yung side. Idugtong muna natin. Yan, lahat yan ay 1/2 lang po ang nilagay natin na allowance. Yan, pagdating sa kanto, sa gitna, sa dugtungan, ay huwag nyo na pong itahi dyan. Hakbang na po kayo. Yan, dito na po tayo sa kabila. Yan, at nakita nyo may sobra, ay ikat nyo lang po yung sobra na yan. Kasi sinasadya ko po yan, ang sleeve po ay lagi ko pong hinahabaan po yan ng 1/2. Para in case magkaroon ng aberya ay hindi po makakapos yung ating sleeve. Di bali pong sobra ang ating sleeve, huwag lang pong magkulang yan, huwag lang pong kakapusin. Yan, ganun pa rin doon sa kabila. Hakbang. Yan, diretso lang po. Okay, ikat uli natin yung sobra. Yan. Okay, ganito na po ang inyong gagawin. So, dito po kayo magsimula. Yan, pasada nyo dyan. Dyan kayo mag-overlock una, paikot. Tapos, kasunod, ito na po yung side. So, maganda po yung ganyan para isang tayuan na lang. So, overlock po natin to. At yan po, na-overlock ko na po yan. Yan, meron na po sa kanyang armhole at meron na po din yan sa kanyang side. At nakita nyo, yan, yung gitna niya, wala po yan tahi. So, tatahian lang po natin yan. Dugtong lang natin doon sa ano, yan. Pasada lang ng ganyan. Yan, linis lang natin. Sa kabila, ganun din ang ating gagawin. Tatap din natin ng ganyan. Yan, at isunod naman natin yung kanyang cups. Yan, dito sa kanyang cups. Okay, ito yung ating cups. So, nakita nyo, wala po yung pilon. Walang pilon dikit. Optional po yan. Pwede nyong lagyan, pwede rin pong hindi. So, sa akin, hindi ko na po nilagyan yan. Dahil pambata lang naman po yan. Hindi po sila masisilan. So, tupi nyo lang ng 1/2. Tapos, pasada nyo ng 1/4 yung tahi. Yan. Okay, at ito yung ating ilalagay dito sa sleeve. So, ang allowance dyan ay 1/2 lang din po ang sewing allowance. Yan, tupi po natin. Pag kayo nagtahe dyan ay huwag nyo pong idikit doon sa side, sa slit ha. Mag-allowance po kayo dyan ng 1/16. Huwag nyo masyadong idikit. Yan, para pag tupi nyo dyan, pagbaliktad nyo, hindi kayo mahirapan. Yan, lagi pong may allowance na 1/16 po yan dyan. Maging dito sa kabila ay ganun din. Allowance din po kayo ng 1/16. Huwag nyo isagad sa pinakagilid ng ating slit. Dahil mahihirapan po kayo pag binaliktad nyo na po yan. Yan, tap lang po natin yan dyan ng 1/16. Pwede rin naman 1/8, depende na po sa inyo. So, inuulit ko, pwede po kayo maglagay dyan ng pilon. Pwede rin pong hindi. Yan, pasok lang natin ng maigi. Yan, paikot po yung ating tahi na yan.
Sige, hindi ko na po ipapakita yung kabilang cups nito kasi same procedure lang naman po. So, yan po yung ating cups. Okay, at dito naman tayo sa kanyang laylayan. Yung iba po ay pag gumawa dyan ay one shot po. Sa akin po ay hirap po ako kaya ganyan muna ang aking ginagawa. 116 muna. Yan, tupin nyo lang yan ng 1/4 tapos tahian nyo ng 116. Yan, tapos itupin nyo uli. Yan, tapos pasadahan nyo. 1/4 na po yung pasada nyan. Yan, malapit na po tayong matapos. So, salamat po sa patuloy na pag-support po sa ating channel. Yan, kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiyang magtanong at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Okay. At sa pagkuha po ng kular, ganyan po, simulan natin sa gitna hanggang doon sa kanyang dulo. Yan, kung ilan yung inabot yan, yun po yung ating gagawin sa ating pilon. Okay, ito yung ating pilon. Sa paggamit po ng pilon, pwede po pilon dikit, pwede rin pong hindi. So, hindi ko na sana ipapakita sa inyo yung paggawa po ng cooler na yan dahil meron naman po tayong tutorial niyan. Pero, okay na rin, sama ko na para buo yung ating pag-assemble ng ating polo long sleeve. So, kasing liit lang po ng roller dahil pang bata lang naman po yan. Yan, sukatin lang natin kung ano yung haba ng ating collar. Tapos allowance tayo ng mga 1/8 para po sa kanyang sewing. Yan, dyan po magsisimula yung ating curve. Okay, kung anong lapad nito, ganun din ang lapad sa dulo. Yan, tapos yan, makuli natin. Okay, tapos konting slant lang po. Yan, tapos pa-curve na natin ng konti yung kanyang dulo. Yan, hanggang dito yung dugtong. So, para sa kanyang dugtong naman, sa collar, yan, pag ganyan po siya, hindi po naka-straight po yan, naka-curve po yan ng konti. Kung naka-curve yung bangkito, ganun din po yan, naka-curve, pasalungat po sila. Ganyan. So kung ating bangkito ay 1 1/4, dapat yung ating pangdugtong dyan ay 1 1/2 hanggang 1 3/4. Yan. Depende na po sa inyan. Pwedeng patulis, pwede rin ano lang, kunting tulis lang. Yung iba nga dyan, ginagawa ng iba dyan, straight lang. Yan. So, gayahin nyo lang yung ating paggawa. Yan, ganyan na yung ating collar at itatapat na natin dito sa ating fabric. Okay, sa paggawa po niyan ay kung ano po yung hubog ng ating pilon ay yun din dapat ang hubog ng ating fabric. Yan, kasi ipapatong po natin yan sa ating fabric. Kailangan po magkaparehas po yan ng hubog. Okay, at ipatong na natin yung ating pilon. So, patong lang po natin ng 1/4. Yan, tapos itap natin yung center niya. Yan, ganyan. Yan, at fold natin.
i-stop natin siya ng 1/4. So, maigi sana kung pilundikit ang inyong gamit para hindi na po kayo magtatagal, ipaplansyan nyo lang. So, kung wala kayong pilundikit, eh, ganito ang inyong gagawin. So, tap lang natin dito ng 1/16 lang. Yan, cut lang po natin to. Okay, at kunin natin yung center. Yan. Tapos yung isa naman ang ating gagawin. Okay, at mayroon pong paraan dyan para hindi po kayo mahirapan pagka pagdating na po dyan sa tulis. So, pasadahan lang po natin. Pagdating sa kanto ay gamit po tayo ng sinulid. Yan. Papasok po natin yung sinulid doon sa ating gitna. Tapos ihakbang natin yung ating karayom para mapailalim po yung sinulid na yan. Yan, tapos kuhain nyo yung sinulid, iikot nyo sa loob, pasok nyo sa loob. Yan, saka nyo ituloy yung pasada doon sa ibabaw. So, dyan din sa kanto, pagdating dyan ay gamitin nyo na yung sinulid. Yan, pasok, tapos sakbang ang karayom. Tapos kunin yung sinulid. Yan. At ipasok sa loob. Yan. Para pag binaliktad po natin yan ay hindi po tayo mahirapan. Hindi na po tayo mahirapan magsundot-sundot. Yan, tapos stop lang natin ng 1/16 yung ibabaw, yung walang pilon. Yan, 1/16 lang po yung ating top. Tapos ibaliktad na po natin. So, konting hila lang, oh. Yan, matulis na po yan, yung dulo niya. Hindi na po kayo mahirapan magsundot. So, yan, ay tap na po natin siya ng 1/4. Yan, at pasadahan po natin. So, i-mark lang natin yun dyan sa kanyang pilon. Dapat yung tahi natin ay hindi po siya papasok sa pilon. Yan, sa baba lang po siya ng pilon. So, bisting natin. I-cut natin. Tapos kunin natin yung center. Yan. At yung bangkito na center, itapat po natin dyan sa ating ginupit na yan. So nakita nyo, mas maliit ang bangkito kaysa doon sa ating ibabaw. So, ganyan po ako magtahi ng cooler ay nagsisimula po ako sa center. Tapos, ipantay ko dyan sa dulo. Yun yung ilalagay ko din sa dulo ng ating cooler. Yan. Tapos, itahi na natin yung huling parts. Yan. Okay.
malapit na tayong matapos, guys. Salamat sa patuloy na pag-support. Yan. Gupitan lang natin ng konti lang po yung maiwan. Yung mga 1-8 pwede na po dyan. Yan. Tapos stop natin ng 116 yung ating bangkito. So, wag sa dulo. Yan, taas ka ng konti. Wag sa dulo simulang magtahi. Yan, wag iabot sa dulo. Ganyan, gupit lang po natin. Allowance lang po tayo dyan ng 1/4 para po yan sa pagkain doon sa ating liig. Yan, kunin natin center. Yan, yun yung ilalagay natin dito sa center sa ating body. So, lagi po ako nagsisimula sa gitna para maiwasan po natin yung hindi level. Yan. 1/4 lang po yung ating alawas dyan sa tahi doon sa kanyang body at saka sa kanyang collar. Yan. At pagdating dyan sa kabila ay doon naman ako magsimula sa dulo. Yan. So, inuulit ko sa mga may katanungan dyan, wag po kayong mahiyang magtanong. Comment lang po kayo sa ating comment section at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. At sa mga nais mag-request dyan ng mga pattern tutorial ay mag-comment lang po kayo, guys, at baka gawa natin ng pattern yung mga gusto nyong gawan. Yan, 116 lang po tayo dyan at wag yung basta-basta lang kayo magtahi dyan dahil pwede po yan magkaroon ng twist. Magti-twist po yung inyong collar. So, ang gagawin nyo dyan ay hilain nyo yung ilalim, yung body. Wag nyo pong hilain yung collar dahil magkakaroon po yan ng twist. Papangit po yan. So, hila lang ang ilalim. Play mo lang yung ibabaw. Yan, okay lang yan, kulubot na yan. Pagdating ng plancha yan, mawawala na rin yan. So, kung hindi man mawawala, ay wala namang problema po yan. Yan, iayos nyo lang yung gilid. Ayan, tapos na tayo. Ito yung ating cooler. Linis lang po natin. So, mahalaga pong malinis po yan. Ayan, at ito po yung ating ipaplansya para makita nyo po yung ganda ng ating cooler. Ayan, ganyan lang naman po yan. Yan. Okay. Ganyan lang po yung ating tutorial. So, plansyahin muna natin para makita nyo yung ating gawa. At yan na yung ating finished product. So, naplansya ko na po yun ang ating long sleeve para po sa mga pangbata. So, sa sunod, guys, kita-kita tayo sa sunod na upload ng video. Salamat po, paalam.